Ngayon, sabi natin kanina, huwag nating ipaparish ang pag-iisip natin kung paano nag-iisip ang mga walang hiyang magnanakaw na politiko. Ha? Huwag niyong gagawin yun. Hindi tayo kasinsama nila eh. Alam ninyo, kaya ho kami nakakabasa ng kaunti. Halimbawa, yang nagtatatag ng Rosa, ha? Robredo, Sara, ha? Mga kaibigan, ano ibig sabihin niyan? Nagpahayag muna ng suporta para kay Vice President Robredo. Itong si Rufus Rodriguez. Itong si Rufus Rodriguez, para malaman ninyo, ha? Siguro marami pang nakakatanda na yan ang ginawang Immigration Commissioner ni ERAP, ha? Sa immigration. Naging Immigration Commissioner yan. Ang takaw ng kapatid niyan, yung si Max, ha? Max Rodriguez, kung tawagin ng mga reporter, ang tawag niya si Maxi, ha? Napakakurap niyan, mga kaibigan. Si Rufus, nagmamalinis. Tapos ang tumitirada, yung kapatid. Ha? Kaya parang si Bongbong Narcos yan na wala naman akong sinasabing fake news eh. Ba't naman ikaw magsasabi ng fake news? Eh kayo nagpapakalat ng troll. Eh di yun ang magpapakalat. Yung kinukwento ko sa inyo, kamukha ni Danny Lim nung araw, nung nabubuhay yan, si General Danny Lim, nakipag-usap sa amin dahil binulgar ko yung mga katarantaduhan sa Bureau of Customs nung siya nakaupong Deputy Commissioner. Ano sabi niya? Meron siyang, may lumabas na ano siya eh, naglilinis-linisan sa periodiko. Sabi niya, meron nga niya, nag-offer daw sa kanya. Sinabi niya rin sa amin to ng harapan, isang maleta raw. May dalang isang maletang pera, smuggler, ha? Hindi niya raw tinanggap. Eh sa loob-loob ko, ba't mo tatanggapin yun eh, nandun yung tagatanggap mo? Ha? Binibigay niyo sa akin, dun mo bigay. Wag sa akin, mga kaibigan. Ganun yan eh. Simple lang yan eh. Oh, eh yun, strategy yan eh. Yan si Rufus Rodriguez, tandaan niyo ha. Pinag-aral ni Marcos yan. Oh. Scholar ni Marcos yan eh. Si Rufus Rodriguez. Tanungin niyo kung di totoo, mga kaibigan. Yun na nga, yan ang hindi alam ng mga tagagawa lang ng fake news. Di ba? Ng mga nakikita nyo lang sa social media. Yan ang hindi nyo alam. Di ba? Sino mabibinipisyuhan dun sa Rosa na yun? Kung ikaw, supporter ka ni Vice President Robredo, matino isip mo eh. Di ba? Matino isip mo. Alam mong, ang Vice President nakarapat dapat hindi si Sara. Ha? Hindi si Sara Duterte. Hindi rin si Tito Soto. Ha? Sino? Si Kiko Pangilinan. Bakit? Maayos ang track record. Malinis ang track record. May nagawa, may napatunayan. Hindi lang senador, kundi maging nung naging cabinet member siya ni Pinoy. Marami siyang napatunayan sa larangan ng agrikultura, mga kaibigan. Ito mga ito, ano napatunayan? O kita mo ngayon eh, kanina napanood ko si Tito Soto, ano sabi niya? Tagal ko anyang naging senador eh. Pero yung mga, kaya daw siya tumatakbong vice president na kasi yun daw mga ginawa niyang nilambatas eh, hindi naman na ipapatupad. Eh sino gago? Di ba? Sino sinisisi mo? Kasalanan ng tao yon. Kasalanan nyo yon. Bakit? Hindi ninyo sinigurado at hindi ninyo binabantayan. Ha? Mga batas na nagpapasapalakay ng batas, dapat binabantayan ninyo at sisiguraduhin ninyo na yung mga batas na inyong ipinapasa ay naipatutupad. Trabaho nyo pa rin yon. Walang may ibang dapat sisiin do. Kung ayaw ipatupad, abay murahin ninyo. Di ba? Yung ayaw magpatupad ng batas. O, hindi ba?
patanggal ninyo sa pwesto. Yun lamang. Ano ba mga nagawang batas nitong si Tito Soto? Wala kayong pinagpapara nga lang, kundi yung, ano nyo eh, yung anti-kwan, terror law, mga kaibigan, na maraming buhay ang ipinapahamak. Diba? Nilalagay sa panganib ang buhay ng maraming tao, lalo na mga kabataan, parang mga walang anak. Eh palibasa, mga kaibigan, eh sila, exempted sila sa batas, di ba? Alam nila, ang delikado lang, yung pangkaraniwang ang tao, katulad ng security guard, na binubugbog lang ng anak ng congressman. Ang pangalan ng congressman, Tebes, mga kaibigan. Oh, anak daw ng congressman niya, binugbog. Nag-viral ngayon sa social media. Sipin mo, pinaluhod pa yung security guard. Yan ba ang gusto ninyong maging klase ng Pilipinas? Magpapatuloy na ganyan? Dahil sa abusadong administrasyon nagkaroon tayo simula noong 2016? Gusto nyo pang magpatuloy yan? Gusto ninyong maging congressman, mga smuggler, mga gambling lord, mga kaibigan, mga burikat? Oh, pinagmamalaki pa nila si Mocha Uson daw, sumama na kay Isko. Eh, sino ba yan? Eh, kung sarili niya, hindi niya naipanalo noong nakaraang eleksyon eh. Kumandidatong party list eh. Talo, hindi ho ba? Mga kaibigan, oh, ito naman si Isko Rap, salo ng salo, di ba? Makikita ninyo, yung sinasabi ay iba sa ginagawa. Nagtataka lang ako sa media, sino ba yung Mocha Uson na yan? Kaya sumuporta yan. Ba't kailangan yung ipamalita? Di ba? Tinutulungan nyo pa eh. May lagay ba yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit importante ang 2022? Hindi naging madali para sa Pilipinas ang nakalipas na halos na 6 na taon. Nagkawatak-watak tayo at nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya at maraming sakuna. Ngayon 2022, aang taon muli. Ikaw, ako, tayong lahat. Ibabalik natin ang mga nawalang oportunidad para guminhawa muli ang ating buhay. Paano? Aayusin natin ang pandemic response, ibabalik natin ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga mamamayan at sa iba't ibang sektor gaya ng agriculture, tourism, MSMEs at iba pa para maibsan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Patuloy pa rin tayo magbabantay laban sa korupsyon at ngayong tayo ay nasa social media age, magtulungan tayong labanan ang digital threats gaya ng fake news at trolls. Magbabago ang lahat sa 2022 kung ikaw, ako at tayong lahat ay magtutulungan dito. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang laban. Ito ho yung mga sinasabi natin na tumutugma dito sa nakita kong isang poster na sulat kamay. Ipakita mo nga at basahin natin, mga kaibigan, ang nakasulat. Ano yung nakasulat dyan? Ha? Ang nakasulat po dyan, ang sumulat nito ay isang magulang. Inilagay niya sa karton. Ha? Karton lang eh, ang pinagsulatan. Ang sabi niya, anak, paglaki mo, mababasa mo to. Kasi social media ito, hindi na mabubura yan eh. Di ba? March 20, 2022, resibo ko. Pinaglabang ko future mo. Ha? Lumalaban ako para sa bayan. Di ba? Yan yung sinasabi natin.
na wala, mawala man tayo sa mundo, tayong mga magulang, ay malalaman ang ating mga anak kung ano ang ginawa ninyo para hindi kami magkaganito. Yan o, nakasulat o. Naninindigan kay Lenny. Pumapanig sa tama. Ha? Ano yun? Pinapanaig ang katotohanan. Ang pangalan daw niya ay Tatay Emilto. Parang liham niya sa kanyang mga anak na kailanman ay hindi na mabuburayan, mga kaibigan. Hindi mo ba? Dagdag ng ating lakas ng loob para tayo man, mga kaibigan, ay gampanan natin ang ginagampan ng papel nitong si Tatay Emil. Meron pang isa dyan eh. Ito namang isa, mga kaibigan, iba naman ang nakasulat dahil sa dami ng tao na dumalo sa rally kahapon sa Pasig, yung Pasig Laban, mga kaibigan. Ito naman ang mensahe nila sa mga walang hiyang survey firm katulad ng Pulse Asia. Ano sabi? Pulse Asia, where na you? Dito na kami. Kung ibilang yung porsyento ni Vice President Lenny Robredo, talagang talagang magic eh, mga kaibigan eh. Kaya ngayon sa COMELEC may magic baloter yan eh. Ha? Sipin mo yan. Lahat ng katarantaduhan ginagawa, ha? Nagsasabuatan lahat, hindi tayo nagkamali. Kinokondisyon ang isip doon sa survey para yung gagawing panloloko ng COMELEC at ng Pulse ng Smartmatic, mga kaibigan, maging magkatugma, ha? Tapos lalabas 'tong mga media ng nabayaran, sasabihin, ba ito nanalo, itong resulta, yan po eh, mga kaibigan eh. Yan. Ha? Nagkakatotoong isa-isa ang mga pinagsasabi natin simula pa lamang. Kabayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Sa bayan ko, dito'y ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Konsehal Joel Chua. Wah! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong kaibigan.